Alam mo ba na ang porcelain o rose moss, o mas kilala sa tawag na kulasiman, na may scientific name na portocala oleracea, na inaakala nating damo ay may marami palang benepisyo sa ating kalusugan. Tulad na lamang ng vitamin A na siyang promoprotekta sa ating mga mata, as well as improves our immune system. Beta-carotene na siyang nagiging vitamin A sa ating katawan. Ito ay may kakayahan na pababain ang numero ng free radicals sa ating katawan na siyang nakakatulong sa panganib na dala ng cancer. Vitamin C, pinapanatili nitong maayos ang ating collagen at mga daluyan ng dugo, tumutulong sa pagpapagaling ng mga injuries. Glutathione, meron itong anti-cancer properties. Ang porcelain leaves ay naglalaman pa ng mas higit na glutathione kaysa sa spinach. Melatonin, hindi lamang ito nakakatulong na ma-improve ang ating tulog, ngunit nakakatulong din ito na mabawasan ang ating inflammation. It also helps manage our immune system at ito rin ay maganda sa ating blood pressure. Betalaine, bagamat marami pang pag-aaral ang kinakailangan, the natural substance that gives porcelain stem their reddish color appears to have antiviral, antibacterial, and antifungal qualities. Lower risk of cancer. Ang porcelain ay mayroong several compounds that have been linked to anti-cancer activity. Ilan sa mga ito ay ang flavonoids, alkanoids, at polysaccharides. Isang uri ng natural carbohydrate. Ayon pa sa ibang pag-aaral na nagpapakita ito ng mabisang sangkap na balang araw ay makakatulong sa paggagamot sa cancer. Ngunit marami pang proseso ang kailangan bago pa mapatunayan. Heart health. Ang omega-3 fatty acid ay kadalasang makikita sa mga isda at hindi usually sa halaman. Ngunit ang porcelain is an exception. In fact, it has the highest recorded levels of omega-3 fatty acids of any land-based plant. These essential fats can support the health of your arteries at nakakatulong ito to prevent stroke, heart attack, and other forms of heart diseases. Ang omega-3 fatty acid ay mabisa rin na nakakatulong para mabawasan ang panganib na dala ng demensya at iba pang klase ng cancer, including breast cancer. Diabetes management. Nakita sa pag-aaral na ang pagkain ng porcelain can reduce your fasting blood sugar na siyang malaking tulong kung nabubuhay ka na mayroong type 2 diabetes. Although marami pang pag-aaral ang kinakailangan, some data shows that porcelain can help people with a high body mass index or BMI na babawasan ang sobrang timbang. Ang pagkakaroon ng malusog na timbang ay isa sa pinakamainam na paraan upang mapangalagaan ng ating blood sugar and prevent diabetes complication. Bone health. Ang porcelain ay isa ring mainam na source of two minerals na siyang importante sa ating mga buto, calcium and magnesium. Ang katawan natin ay hindi gumagawa ng calcium, kaya kailangan natin itong makuha regularly mula sa mga pagkain nating kinakain para magkaroon tayo ng matibay na buto at mga ngipin. Halos 60% ng magnesium na mayroon ng ating katawan ay napupunta sa ating mga buto. Ito ay nakakatulong mag-produce ng bone-building cells and controls hormone that helps our body use calcium. Kung mayroon tayong parehong minerals na ito ay nakakatulong para i-improve ang ating mga skeletal health at maiwasan ang komplikasyon mula sa osteoporosis at aging. Ito pang ibang benepisyo ng porcelain. Ang mga naunang pag-aaral ay nagpapakita na ang mga likas na sangka sa porcelain ay maaari ding makatulong sa pagpapagaling ng sugat, kalusugan ng atay, gastrointestinal issues tulad ng stomach ulcer, viral infections, bacterial infections, and yeast infections. Ngunit higit pang pananaliksik ang kailangang gawin. Ang porcelain ay mukhang isang damo, ngunit may nakakagulat na dami ng benepisyo sa kalusugan. Kaya magtanim na ng sarili mong porcelain at subukan itong idagdag sa iyong daily habit diet. At kung mayroon kang mga issue sa bato, buntis o nagpapasuso, mas mainam na kausapin muna ang doktor. At higit sa lahat, hindi ko po nirerekomenda na tama po ang aking binabanggit dito. Kaya mas mainam, magkonsulta muna sa mga mas eksperto. Ngayon, alam mo na!